And let us go to God this word. Muli po natin balikan ang ating mga yung pong ating lesson po na patuloy pong di-discuss dito about the book of Revelation, okay? Chapter 1, verses 7 and 8. Revelation chapter 1, 7 and 8. Dali na po tayo. Revelation 1, 7 and 8. Dali na po tayo. Ito po sa atin ang salita ng Panginoon. Narito siya ay mga paritong nasa sa mga alawa at makikita siya ng bawat mata at ng mga sipulos sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsilitan buhay dahil sa kanya. Gayun din siya nawa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at ang nakaraan at sa dati ang mga pangyarihan sa lahat. Isang malakas po ulit na amen. Ng Diyos, Panginoon. Sa inyo po namin yung pinagkakatiwala po ang oras na ito. Ang oras po ng aming pag-aaral, paikinig at pagbubulay po ng inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ito po nawa ay tunay po namin maunawaan at patutunan po sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu na siya po nikilo sa amin na aming dalangin po sa inyong kanila Diyos. At kayo po nawa ang ito po magbigay ng kahandaan po sa bawat isa sa oras po nito. Kayo rin po ang nais ng mga malaki, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang abaw po na po tayo, okay, patuloy po natin inisis dito ang Book of Revelation at agayon po, okay, agayon po ng ating mga natalakay pa, mga natalakay na, ipagtutuloy po natin ang ating pag-aaral regarding po sa libro ito, na libro po ng probesiya, libro ng gula, at maraming mga bagay po itong tinuturo sa atin, lalo po tigit pagdating po sa mga bagay na mangyayari pa sa mga dating na panahon. At kung ano po yung ating mga dapat asahan, mga dapat ating asahan na mayroong excitement at ano po yung mga bagay na dapat tayong manatili o maging matatag habang hindi pa po nangyayari ang mga events na binanggit po dito sa Book of Revelation. Okay? And now, tayo po ay nasa Panginoon Lumino na. Kung inyo po matatandaan, kung kayo po ay observant, pakilang numero lang po tayo. Okay. Pakilang number lang po tayo. Okay. Ano po yung ating huling na-discuss dito? Anong number po? Number 6. Okay. Number 6. At tayo po ay papunta ngayon sa number 7. Okay. Last Sunday, na-discuss po natin yung prelude of Revelation. Now, in this particular point, nabigyan po namin na kasi yung seven churches of Asia, which is the destination of the letter of Revelation. Okay? The seven churches of Asia comprises of the churches of Ephesus, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea. And as we have discussed last Sunday, we are living now, okay, in the time of the Laodicean period. Okay, the characteristic of the churches today ay kapareho po lamang kung ano talaga ang nangyari sa Church of Laodicea. Okay, at yung Church of Laodicea po, mga kapatid, yung mga seven churches of Asia, it was a literal church with real people, real problems, and real solution, and they all represent
sa mga klase at mga uri ng mga iglesia sa panahon ngayon, dahil pigit po in Church of Laodicea, the last church that was mentioned, siya po ang may malaking 10% ng kinakatawan po sa mga iglesia po sa panahon natin ngayon. Now, these are the seven churches of Asia that was mentioned in the book of Revelation. Now, natalakayin po natin the significance of numbers. At binigay galing po natin ang posisyon yung number 7, which is the most significant number in this book and all of the Bible. Marami tayong mga mababasa na mga video na ang bilang po nito ay 7, agaya po ng 7 iglesia na binanggit, the 7 churches of Asia, the 7 spirits, okay? The 7 stars, the 7 seals, the 7 seals po yan, ayan po ay judgment, the 7 kind of judgment, okay, the 7 horns, the 7 eyes, the 7 trumpets, okay? The 7 thunders, the 7 angels, the 7 heads, the 7 towns, the 7 clocks, the 7 fires, the 7 mountains, and the 7 kings. Lahat po yan, binanggit po dito sa aklat ng Apokalipsis. At bawat isa po niyan ay meron pinapakita ang ibig sabihin. Meron po yan significance, okay? Meron po yan kahulugan kung bakit po ito. Kung bakit itong iglesia, kung bakit itong espiritu, pero ang pinakabuhol kong kaulugin ng ito, walang iba kundi ayan po ay nagpapakita at nagpapahayag ng kumplituhan ng isang bagay o pagiging perfecto. Number 7 is the number of perfection. And yung panalita po natin yan, ayan po ay hindi nagkataon. Hindi po nagkataon na may binanggit na 7 churches sa Book of Revelation. Hindi po nagkataon na may binanggit na 7 espiritu, 7 artista, 7 stars, 7 artista sa Tagalog, 7 artista, 7 between, the 7 seals. Hindi po yan nalagay lang yung para mabasa lang natin without any signification, okay? Lahat po yan ay may mga symbolism and signification. At kung tayo po ay magpapatuloy pa, now, they're being informed by the desire of the letter, and the desire of the letter is to give grace and to give peace. Can you imagine this? The book that tackles judgment, okay, in the future. The book that discusses God's judgment to unbelieving people in the future will be a book of grace and a book of peace. Pero hindi po yan para sa mga unbelieving people. Alam nyo, yung greetings po ng Revelation yung isip niya, to give to ease the pain of the Christians in the time of this book, okay, they were being in a very strange pressure and persecution. They were being pressured by the government. They were being pressured by the unbelieving people around them. And even the ambience of this time, pressure sa kanila, struggle sila. Okay? Struggle po sila. Alam niyo, mapalad po tayo ngayon mga kapatid, because meron tayong suktulang kalayaan para sumamba sa Panginoon without any intervention from without. Walang nang gugulo sa atin dito. Walang pumipigil sa atin dito. Wala po sa atin dito ng bastos o nagpapakita po ng walang respeto sa atin dito. Kahit po yung mga aking bahay natin sa paligid-ligid, nirespeto po nila tayo. Okay? May respeto sila. At kahit po ang ating konstitusyon, higit po sa lahat ay may respeto po sa kalayaan ng anumang pong religious
decision na magsagawa o magpahayag, maglahat ng kanilang pananampalataya sa Diyos na kanilang sinasamba. The government, we are given by the government the full freedom, okay, to express our faith. Pero itong mga tao ito, sa panahon ng sa kung saan sila po yung tumanggap po ng sulat na ito, wala po silang kalayaan. Alam nyo, even the author itself, even the author, yan the beloved, yan the apostle, he was being, at tapos din yung pinatapon, he was being exiled in the island of Patmos. Alam nyo po yung Patmos? It was a very restricted island. The island infested with a lot of species of snakes. Maraming mga ahas doon. Isipin po ninyo, ang sumulat po ng Revelation, okay? He received this vision in an island that is very, very, that is not pleasant for people to go after. Hindi puntahan ng lugar ito, Patmos. Kung kaya alam po natin yung Patmos, mga kapatid, kung saan dito kinagagawan yung vision niya ng buo ng Revelation, itong isla ito ay kinakatakutan puntahan. Kinakatakutan. Noong panahon na ito, kinakatakutan. Okay? Kinakatakutan ito sa mga delikado na ito. Delikado, napaka-delikado. Maraming mga ahas, lahat ang uri ng mga venomous snake na mamahay ito sa isla ito. At isa pa, parang po siyang Alcatraz. Yung Alcatraz po nasa kaligitnaan ng karagatan, ganoon din po yung Patmos. Hindi po siya puntahan ng mga tao. Hindi po siya tourist spot. Isipin po ninyo. Yung nandun sa isla mo, nagpag-isa lang siya. Mas mapalag pa kasi Tom Hanks sa Castaway. Okay, dahil siya may buko pa. May Wilson pa siya. Diba? Ito si Incident of Bilapid, you know, mga cobra, yung mga lahat, mababagis at mga kumandag na ahas sa simpin niyo. Asama niyo doon. Hindi niya pwede gawin business yung cobra. Pero suntong yun, napakahirap ng kalagayan niya. Mahirap ng kalagayan din yan, the apostle. Eh, nagbibigay ba po siya ng words of encouragement? Siya na eh. Hindi ba rin ma-encourage? Pag-isa lang siya. Okay, ito ka sabihin eh. No man is an island. He is the man in one island. Si John the Apostle. He is the man. Okay, pag-isa lang siya. Kung may mag-i-encourage sa kanya, sarili niya. Pag ma-discourage pa siya, wala na. At sa kanyang mag-iisa, in-encourage na pa yung iba pang dumaranas din ng kanyang kalagayan. Hindi mang kagaya ng kanyang kalagayan, pero mas matindi pa. Kasi alam nyo, pinapakaan sa ngayon, ginayong panuori sa polisiyum. Okay? Ginayong panuori sa polisiyum. Kasi nakit ko rin ako dito na ano, nasa sa Corinthians, yung ginawang mga spectacle ng mundo, ginawang panuori ng mundo. Ayun po ay, nung panahon po na, ang mga, yung Coliseum ng mga sa Roman Empire, maraming taon pupunta ron, lalo po pag mayroong mga, pag mayroong palabas doon, ang palabas doon, is either gladiator, labanan, at may mga mananampalataya na pinagkalaroan ng imperyo nito. Isipin ninyo, they were forbidden to be a Christian. It is a serious crime to be a Christian that time. Pero sabi ni Apostles, sabi ni the Apostles nila, grace unto you and peace. Grace unto you and peace. Paano mo mapapayapa? Paano mo mapapayapa na in every corner, there's a danger for a Christian to be a Christian that time is
to be in danger. Paano tayo mamapayapa nun? Eh, di ko magpapadala nun. Napakalaya. Okay? We are living in in our own person. We are living in the most convenient time of all. Pero, alam nyo, tinapuso po namin yun eh. Kasi, minsan, ay convenient ko tayo, sobrang convenient ka natin, sobrang comfort natin, ayaw natin mamingkod sa Panginoon. Ayaw na natin sumunod sa Panginoon. Ayaw na natin sundin ang pinasabi ng Panginoon mula sa kanyang salita. Because we are being comforted and we are being put in a convenient place. Dapat, mga kapatid, makita natin na napaka-privilege natin ngayong panahon ito. Okay? So that's why we need to give our attention to the Word of God. Amen? Tama po ba yun? We are in a convenient place. We are in our comfort zone. Ang magagawa na lang natin, amantalahin natin itong pagkakataon na ito. Amantalahin natin. Maging seryoso lang tayo dito. Sapagkat ang libro pong ito, mga kapatid, ito po ay libro patungkol, hindi po lamang sa unang mga mananampalataya ng buhay dito, kundi para sa ating lahat. Now, if we have the grace of God, hindi pwede ang peace of God ay mawala sa atin. Grace and peace is a twin brother. Grace and peace is a Siamese twin. Okay? Sabi ni John the Apostle, grace and peace be unto you. That is the desire of the letter, to bring grace. Okay? In spite of unlawful treatment, and those Christians, John was able to say, grace be unto you. Kahit kayo naghihirap, ang biyaya ng Panginoon ay nasa inyo. Kahit kayo ay inuusig, ang kapayapaan ng Diyos ay nasa inyo. Okay? Sumunod. The date of the letter. Now, ito na, sabi niyo. Ano po yung unang date na binigay po dyan? Ano po ba? Marami ang medyo namimisinterpret po nila kung ano ibig sabihin ng ginagawa natin ngayon. Kaya ano po tapos dito sa ginagawa po natin ito? Anong bahagi po ito? Okay, ano pong bahagi, di ba? Sunday school, tama po ba? Hello? Sunday school. Ang ibig sabihin, ito ay isang school. Tama po ba yan? Pag-school po, pwede ba tayo? Walang pangulat. Hello? Pwede po ba yun? Pag-school po ba? Hindi po ba tayo pwede hindi makinig? Okay, pag-school po ba? Dapat po tayo lumiban. Okay, ito po sa school. Higit pa po ito sa central school. Nikita po ito sa secular school. Kung binibigyan natin ng atin, kung tayo nagbibigyan ng atensyon, mga isigante, nagbibigyan ng atensyon sa secular school, dapat bigay tayo ng ating atensyon dito sa Sunday school. Kasi dito pinag-aaralan natin sa salita ng Diyos, hindi salita ng tao. At napalad tayo, bakit po? Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa pamag-aralan siya. Napapag-aralan siya. Hindi ba natin, dapat kung makita natin yun. Dapat maging ma-excite tayo. Because we are going to study the Word of God. And the Word of God, meron itong blessing sa atin. Pag ginawa natin, pag tayo naging mabuting estudyante at tapat na estudyante ng Panginoon, God will bless us. Okay? The blessing of God will go for us. Kapit ang pinapakita po na, ano po yung muna? Sovereign Father. Amen? Sovereign Father. The Sovereign Father. Binagin po ang sa unang natin natalakay dito. The first thing, okay? The sufficient spirit and
the splendid sun, the splendid sun. Bakit po splendid sun? Now, balikan po din natin ito. At yung totally different sun, Panginoon sa Kristo eh. Okay? We do not believe in lightning is sin. Okay? We do not believe in a three God. But we do believe in one God with in three persons, and that is the Trinity. Okay, kinilitaryan po tayo. No, pag pinanggit natin yung tungkol sa Panginoon sa Kristo, as in po, itong revelation is not only the book of unveiling the future events, the book for the future, but also most especially, this book is all about the revelation about Jesus Christ. Kung sino man po lang pinanggit po dito, it was the Lord Jesus Christ. Matuto tayo mula sa Panginoong Jesus Cristo. At dito, yung kanyang yung revelation dito is called Jesus Christ as the faithful witness. He is the faithful witness, and also, He is, okay now, not only His revelation, kasama yung kanyang resurrection, because Jesus Christ was called the first begotten of the dead. Now, ano pong ibig sabihin ng first begotten of the dead? Okay, sino pong maaatandangan? Ano po ito? Ano po itong ibig sabihin ng first begotten of the dead? Ibig sabihin po nito, ang Panginoon ang unang mabuhay na muli. Okay, let's go back to our previous level. Ang Panginoon po ba ang unang mabuhay na muli? O, sino po? Lahat po nang naniniwala, magsabi po ngayon ng Amen. Okay, according to our lesson, ang Panginoon po ba ang unang mabubuhay ng muli? Lahat po nang sangayon, Amen. Okay, sige po, isa pa. Okay, nagkamali po kayo yan. Hindi ko lang po paikin yung iba. Kasi baka yung mga pumatayo. Baka pinuli pa tayo, okay tayo na, alam namin, di ba? Hindi po. Mali po yun, mga kapatid. Okay? Hindi po ang Panginoon ang unang mabuhay na muli. Sapagkat yung pong, the first begotten of the dead, it came from the world prototype. Naalala niyo po ba? Hello? Naalala niyo po ba? Prototype. Ang ibig sabihin po, the first begotten of the dead, hindi po siya ang unang mabuhay na muli, kundi ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay magiging pattern po sa mga mananampalataya na sila ay mabuhay o maguli. Prototype po ito, pattern. Okay? Pattern. Nakikinig po ba tayo? Okay? Now the next is His royalty. He is called the Prince of the Kings of the Earth. The royalty of the Lord Jesus Christ. Alam po, let's go to the next point. Number 7 is all about the promise in the book of Revelation. Kung matatandaan po ninyo mga kapatid, ito po ang pangalawang beses na ginamit po natin yung salitang promise sa ating mga major points. Okay, sa pag-aaral po ng Book of Revelation. Actually, meron pong dalawang bahagi po ng pangako ng Panginoon, the promise of the Book of Revelation. Parang po yun na magkapareho lamang. Ito pong binanggit dito sa verse 3. Okay, ang pangako dito ng Panginoon, mapalad ang umabasa at nakikinig ng mga salita ng lula at tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon. Sapagkat ang panahon ay malapit na. And that is the promise, ang panahon ay malapit na. Okay? Yung panahon po ngayon ay tumutukoy po sa panahon na muling babalik ang Panginoon at yun po ay malapit na. And that is the first mention of the promise of the Lord Jesus Christ that he will coming back again. Now the second promise was being introduced to us in verse 7 and 8. Okay?
Binanggit dito sa atin, narito siya'y pumapalito na nasa mga alapaap. Nasa mga alapaap. Okay. Ano yung pangako, pero in one sense, it is different from the other. Sabi ng verse 7 and 8, dito, ang pangako dito, mga kapatid, ay yung pagbabalik ulit ng Panginoong Kristo na. Para din tayo malito, mga kapatid, muli natin malikin yung ating dalawang face po ng coming of Christ. Eh, naalala niyo po ba, mga kapatid, yung dalawang face ng pagbalito ng Panginoong Kristo? Ano po yung una? Ano po yung una? It was called, dalawang ad po yun. Dalawang ad. The first ad is the rapture, and the second ad is revelation. Very good. Okay, very good po. Dalawa pong basis ng pagpalito ng Panginoong Kristo. Una, in rapture. Pangalawa, yung tinatawag na revelation. Sa una po, mga kapatid, sa una, sabi ng Bible verse Thessalonians, he will come back and he will stay in the air. Okay, he will meet his the believers in Jesus Christ only in the air for his church. The Lord will, yung muna magpalito ng Panginoon. Nasa ano po yan? Nasa second coming of Christ. Yung kanyang pagpalito para po rin ng kanyang iglesia. Now, yung pangalawang pagpalito niya, na ito po ang binabanggit dito sa verse 7 and 8, ito naman po, babalik siya, okay? Babalik po siya kasama ng kanyang mga anak. Pakipas niya ko na yung previous slide natin, yung may picture na maraming mga mukha ang pinakita mong nakarang dito. Ayan po. Hindi. Pinakasaki sa pagkayo. Iba po yan, iba pa. Ayan, okay. Now, ang sinimpunin itong nalawang ito. Okay. Ang sinimpunin po yan, at buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Revelation chapter 20 verses 1 and 3. Okay, brother PD, pakibasa na ito. Revelation 20 verses 1 to 3. Ano to? No, sorry. Not that one. Book of Revelation. Okay. Space ko ang verse kung yan. Okay, bakit? Revelation chapter 19. Verse 11. Verse 11. At nakita kong bukas ng langit at narito ang isang kabayong maputi at yaman na kasama. Alam natin, PJ. Kung bukas ng langit, it was the vision of John. He saw in his vision the heavens open, and we saw someone who is riding in a white horse. At sige, pakipasa ulit. At yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat na totoo, at sa katuwiran siya'y humahalo na kanyang pagbama. The someone who is riding in a white horse is called the faithful and true. Okay? Ayun po ay tumutuloy sa Panginoong Kristo. He is the only one who is faithful and true. Amen? He is the only one who is faithful and true. And he is riding in a white horse. The symbolizes the purity of his coming. Palalakay ng pagpalito. And he will come back only for those. Okay? So, yung mga kasama niya dito. Okay, tuloy mo, brother, tuloy mo. At ang kanyang mga mata ay nigas ng apoy at sa kanyang ulo ay parang... Okay, ano yung mata niya? Nigas ng apoy. His eyes is like a flame of fire.
flaming like fire, flaming of fire. At sa kanyang ulo ay maraming diadema. Okay, sa kanyang ulo maraming diadema. Alam niyo po anong ibig sabihin ng diadema? Ang diadema po, hindi lang po isang basta corona. It was a crown of majesty. It was a crown of majesty. Kung mapag-aralan po natin yung Bible, there are five kinds of crown. Okay? And the crown that only belongs to the Lord Jesus Christ is the crown of majesty. Because Christ will soon, okay, after the rapture, he will go for his church. The second time that he will do it with his believers, okay? Inuwa niya yung mga mananampalataya, yung kanyang iglesia. Kauna niyang pagbabalik, with his rapture. Now the second time that he will come back, babalik ulit siya, pero hindi po siya nag-iisa. Kasama niya lahat ng mga una ng binuwa dito sa lupa, which is all the believers in Jesus Christ and the members of the true church. Hey, pakituloy, Father Peter. At siya yung isang pangalan nakasulat na sino man ay hindi nakakaalam kundi siya rin. Okay, abe, may pangalan siyang hindi nakakaalam. O, pag niya naman, pastor, ano po ba pangalan niya? Eh, sabi ng Bible, hindi nga nalalaman eh. Wala man nakakaalam eh, kundi siya. Eh, tanongin natin siya, Panginoon, ano po bang pangalan niyo? Ayun, hindi tayo na makasagot. Eh, siguruduhin niyo muna kung talaga tayo ligtas. Siguraduhin muna natin yun. Tayo ba ay kabilang dito? Tayo ba ay kabilang sa mga kunin niya dito? Pagbalik niya, kabilang ba tayo sa dahil ng kanyang pagbabalik dito? At tayo ba? Yung pa lang, muna pa lang, sa rapture pa lang. Dapat patihan natin, kasama ba tayo sa rapture? Kasi kung tiyan natin na kasama tayo sa rapture, eh hindi po kasama din po tayo dyan. Ayun po, may kang isip pa yan? Ayun po ba ay opinion ng tao? Ayun po ba ay ligala mo ng creative thinking ng tao, no? It was mentioned in the Bible. Hindi natin mga kapatid, huwag natin ilagay sa ating isipan na tayo pagkalinlangan pa dito sa sinasabi ng Bible. Okay? Yung sinabi ng Bible ay pininta. Pininta. Okay? It's an exact description of what the Bible is records. The exact picture ay pininta dito. Okay? Now, sipin ninyo, anong klaseng painting ito? Ang tao po na walang alam, lalo po yung tao na hindi Kristiyano, hindi po maunawaan kung ano ibig sabihin nito. Okay? Kaya nga po pinapaliwanag sa araw ito para maunawaan natin. At kung tayo ay Kristiyano, maunawaan natin po. Tama po ba yun? Kung tayo ay anak ng Diyos, maunawaan natin po. Pero kung tayo ay hindi anak ng Diyos, hindi natin maunawaan ito. Kaya nga po, mahalaga na karaman natin. Yung pong kumalam na maraming bagay, ayaw din sa Biblia, hindi po talaga nakakahanga sa Panginoon. Ang mahalaga po sa Panginoon, matiyak natin ang ating kaligtasan. Now, tuloy mo, Brother P.K. At siya ay nararamdaman ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng damit. Sandali lang, Brother P.K. At yung damit ay winisikan ng dugo. Alam niyo ba, bakit ko lang ito? Winisikan ng dugo. Ito, medyo exaggerated ito. Maliisipin, winisipin, hindi lang yan eh. Pero, okay, dugo. Ang dugo, kulay ko lang. Winisikin ang dugo. Bakit ay dugo siya? Bakit winisikin ang dugo? Okay, tuloy mo, Brother P.K. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Ang berbo ng Diyos. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1, na ito siya ang berbo, at ang berbo ay sa Diyos, at ang berbo ay sumasa sa Diyos. And yung berbo na yan, tutupay, ay walang iba, kundi ang
Panginoong Jesus Kristo, ang verbo ng Diyos. Okay? Tuloy mo, Dad. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mga lalaglilong puti at dalisa. Okay. Nakikita niyo po ba ito? Nakikita niyo po ba yung mga yan? Hello? Ayon po ang mga, ayon po ang hukbo ng Panginoon. Okay? Ayon po yung mga mananampalataya sa panahon na yan. Maraming beses po tinawag ng Panginoon sa Biblia sa yung Crucifixion ay the Lord of Hosts, ang Panginoon na mga hukbo. Okay? Actually, ito po talaga ay mangyayari sa hinaharap. The Lord will come back again as the Lord of Hosts. Okay? As the Lord of Hosts, comprising with the host of heaven. Ayun po ang tutukoy dito sa Revelation chapter 7, verse 1, 7 and 8. It was only details of the Revelation chapter 19. Pakituloy ka. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang babak na matalas. Okay. Sana lang po. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas. Nahiwa ako. Matalas nga. Okay, ano pa? Upang sa pamamagitan nito, isugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyulukuran niya ang isaan ng ugas ng pagbamisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, now. Ito po, Revelation 20. Gaano matagal magkahari ang Panginoon sa kanyang pagbumalik dito? Gaano matagal? Revelation 20. Okay. Alam niyo po, sabay po niya ng pagbumalik dito, si Satanas po ay nakanggal ng kapangyarihan at siya po ay ikukulong. Okay, gaano matagal? Habang nagkahari ang Panginoon dito sa lupa, gaano matagal para pumilin? Revelation 20. Verses 1 up to 3. At nakita ko ang isang anghel na nanaw mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking kanikala sa kanyang kamay at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang diablo at satanas at hinakos na sa 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakpan ito sa ibabaw niya upang huwag na mangdaya ng mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan si pawalang kaunting panahon. Okay, gano'n po ka tagal? 1,000 taon. Ang tawag po niya sa Triple Theology ay Millennial Reign of Christ. The Millennial Reign of Christ. Ang Panginoon po ay maghahari sa mundong ito. Kalo po ng 1,000 taon. At yung paraan po ng kanyang maghahari ay righteous government. Mawawala ang diyan, mawawala ang kasalanan. Bakit? Si Satanas po ay hindi madadaya. Bakit? Siya po ay ikukulong ng 1,000 taon din. At yung mga susunod pong pangyayari pa, para na-excite tayo, okay, tsaka natin po bigyan ng pansin. May balik po tayo dito sa Revelation chapter 1, 7 and 8, verses 7 and 8. Now, itong pangakong ito, pangako nito ng the faithful and true. Pinapakita po sa ating dyan. Actually, okay? The promise in the book of Revelation, it is the promise of a coming one. The promise of a coming one. Alam naman po natin kung sino yung coming one na yan. The first time that the Lord returned is to catch away His bride in the rapture. And Jesus will return in the earth with power and glory, and He will defeat the enemies of God, and He will establish His kingdom here on earth, and He will reign for 1,000 years. And this coming, yung pong pagpalito niya, mga kapatid, pagpalito niya, okay, ang nasa po
po ng magparito niya, ano po ang, ano po na ikita ng pagkakaiba sa palagay po ninyo? Okay? Sa palagay po natin, ano po ang pagkakaiba ng po ng pagparito niya, which is the rapture, at yung pangalawang pagparito niya? Maraming pagkakaiba eh. Kasi una, ang purpose niyan, the Lord will look for the first time in the rapture to catch His bride, the church. To all believers in Jesus Christ who are also the members of the church, the Lord will catch us in the air. And no one will see that. Wala makakita niyan. Ang sabi ng Bible, kagayon, kasing bilis ng pag-isap, o pag-isap ba, pag-isang-isang mata, okay? Parang isang mata. Isipin ninyo, gano'ng abilis po yun. O balikan natin yung ito po nga First Thessalonians. Okay, First Thessalonians. Balikan po natin. Pero, okay, balik tayo sa Revelation.
Christ, the second time that He will come again to rule for 1,000 years, the promise of the coming one and His coming will be visible. His coming will be visible. Bakit? Balik tayo po sa Revelation. Sabi ng verse 7-8, narito siya'y kumakalito na sa mga alapa at makikita siya. Tama po ba? Ano po sabi niyan? Makikita siya? Nakano po? Sige po, makisabi. Makikita po siya? Hello? Makikita siya ng bawat mata. Amen po ba? It will be visible. Makikita po siya ng bawat mata. Okay? Ngayon po bulag. Paano po pag bulag? Oh, hindi natin yung problema yun. Eh, pag bulag, hindi siya makikita. Diba? Ano lang kasimple yun. Pag bulag. But his coming will be visible to our eyes, to the people's eyes. Alam niyo po, may isang pumuhay na isa sa Biblia na nagsabi na yung kanyang pagpapalik ang gabi, parang po siyang mag-broadcast live. It will be broadcast live. Through satellite, okay? It will be seen by every people around the world. Maaaring, komentaryo po, maaaring ito ay sa pamamagitan ng sa pamamagitan, dito po namin paano papagin po dito sa harapan. Dito lang po. Pakisabi nyo lang po, dito po sa harapan, papagin, dito po harapan. Okay? It will be visible. Sa pagpapalit muli ng Panginoon, actually, hindi niya kailangan ng live feed ng CNN, hindi niya kailangan ng live feed ng BBC, o ng local TV network, okay? Because it will be visible to the eyes of the people around the world. Pangalawa, okay? Yan po ah. His coming will be victorious. Bakit po? Balikan natin yung talata. Sabi dito, makikita ng bawat mata at ng ang sipulo sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa. Imagine that. All the descendants of the earth. Pa-open po dito sa mga si Pastor. Lahat ng mga angkan sa lupa. Okay? Makikita ang kanyang pagpalito. At binagin pa dito mga kapatid na his coming will be victorious sapagkat sabi dito, sabi dito yung verse 7 tama, ah, magsinintag buhay. Lahat ng angkan sa lupa ay magsinintag buhay natin sa kanya. It will be victorious for us, for all the believers, it will be victorious. Pero sa lahat po ng mga dadating na dito, sapagkat sabi ng ating Revelation, he will come back for the second time, okay, to defeat his enemies. At dito, tataguy sila. Because it means, pagkatalo sa kanila, for 1,000 years, isipin nyo, si Satanas, ikukulong ng 1,000 taon. Okay, tatanggalin siya ng kapangyarihan. He will not be able to deceive people because the Lord is reigning. The Lord is reigning for 1,000 years and it will be a peaceful and a righteous rule. And He will rule with a rod of iron, sabi ng Bible. May parusa pa rin po dyan, mga kapatid sa mga kapatid, sa mga masubahe. May pamasubahe pa rin po dyan. Okay, ang problema lang ito, magdodominante ng kasamaan because the ruler is righteous. Tama po ba? The faithful and true. Isipin nyo, the faithful and true, paibalik niya ulit sa ating picture. At yung kanyang mga gabinete, sumusunod sa kanya. Lahat po rin ang kanyang gabinete ay pagtuwid. Isipin niya, a host of heaven will be with the Lord at the second coming. To reign for 1,000 years. Gano'n po ba katagal 1,000 years? Eh, kailan lang. Anong loob po ba tayo nagsimpin yan? 1998, no? 1998, nagsimpin yan tayo. Kasi,
1898, tama po ba? 1898, ang ating ano, ang ating tawag po doon, pinalaya tayo sa ng ating Independence Day. It was 1898, tama po ba? Tungkol 1898, correct na yung program ha? 1898, Centennial, isang taong taong pa lang yun. Ay, ilang po rin tayo sa Centennial? 2018, tama po ba? 2018, tama po ba? Tama? Hello, tama po ba yun? Tama lang yung ama rin ako kasi may hindi po ako sa mati. Okay. 1998, yun, sorry, grabe. Yung iba naman yung buho ko, talagang gusto ko magkamali dito. 2018, pambihira na yung sabunan. 2018, pambihira na yung lulukuhan tayo dito. Hindi yun. Yung iba naman, buho ko. Sabi ko, oh, pastor, hindi magkamali ka. Ayaw ah. Kasi yung lahat yung balik ang kamali ah. Yan lang po ang mga sentinel natin. Grabe, 29. Saan na ang taon yun? 2,000 pa lang ngayon. So, 29 pa. Another 100 years. 10-100 years para maging 1,000. Ang Panginoon ko ay agahan ng ganun na kalimutan ko. Ngayon po, pag yung bagay na yun, sabi ng Bible, in all the kingdoms of the earth shall wail because of him. Even so, amen. That is the promise of the Lord. He will come back again. And all the things in Revelation chapter 1, 7 and 8. And also, his coming will be good news. And not only the coming one, but also it is the promise of a concluding one. Okay, bakit po? Binanggit ng verse 8. Balikan po natin. Sabi na dito, I am the Alpha and the Omega. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon at ang nakaraan at sa darating at mga pangyarihan sa lahat. Hindi lang po siya walang simula. Walang wakas. Kapatid, siya ang simula. Siya ang wakas. Yung Alpha, the first letter of the Greek alphabet, and the Omega is the last letter of the Greek alphabet. He is the first and the last. And he is also God. The powerful one. Okay? The Almighty God. And he has the right to conclude everything in this world. He has the right to to start and to finish everything in this world, sabi ng Panginoon. Yung kanyang pagparito, mga kapatid, ay nagpapakita ng kanyang pangyarihan that he cannot be deceived, he cannot be disputed, he cannot be disputed, and even he cannot be disconnected. The first time that he came to earth, it was to redeem. And the second time that he will come back again to this earth, he will come to reign. Mga kapatid, ito po ang dapat natin pagtuturo po ng pansin. Kapanood po ngayon. Okay. Kung inilangan po ang panahon, babalik na ang Panginoon. Amen po ba? Hello? Kung inilangan ang panahon, We will only have a little moment of time. And God is giving us one moment of time. Huwag natin sayangin yan. Huwag natin sayangin po yan. Konti na lamang panahon natin sa mundong ito, kahit mo lang ating nasabi dito, nagpulin na po natin yung para sa Panginoon. Tiyakin na namin ang ating kaligtasan. Baka po meron dito, di pa natin yung kanilang kaligtasan. Tiyakin na po natin. Kasi nakakaawa po tayo. Pag tayo naiwan dito, nakakaawa po tayo. At husod po mga lito, tatalakayin po natin, mga kapatid, yung mga mangyayari. Pagkatapos po ng rapture,
will be a kick off. Okay? It is a kick off or the start of the tribulation period. Alam po ang ating bibigyan po ng pansin next Sunday. Mga kapatid, nawa po ganun tayong matulong ngayong umaga nito. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay bago po tayo manalangin, I would like to welcome Pastor Alciran. So, mamaya po, he will go into to preach to us. At mamaya po, ngayon po, pwede po natin siya i-fellowship, mga kapatid. Welcome po, Pastor. At kasama niyo po si Brother Kenny, ang bigod po sa God's Lake, sa Baptist Church, sa Arenyahe, Pastor Madamara. Salamat po sila po, ay nagkas po na ako na rito. Tayo po ay manalangin. Kinoon, maraming salamat po sa pagkakaroon po ng pamumuna sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po rin ay maapag-aaral na yung salita. Nawa po patuloy mo kami pangunahan ng Panginoon sa mga susunod namin gawin kami yung kumarang ito ng pagsamba sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus, Amen.